sa inyong lahat. Welcome po sa Pinoy Art TV. Ako po si Grace at kasama po natin ngayon si Miss Carmz Legaspi. Episode po natin ngayon ay tungkol sa mga magagaling na mga artist sa Pilipinas ngayon at ipakikilala siya sa atin ni Ma'am Carmz. So simulan na natin. Yes. Good morning, IPA members. Yeah. And si Ma'am Carmz. Inuna ko na itong si Buds Convocar dahil siya ang pinakakwela sa atin palagi. Hindi yan marunong magalit. Kung nagagalit yan, nagpapatawa lang yan. Huwag kayong masyadong seryoso. Natutuwa ako hanggang sa Hong Kong nabibilhan siya. 124,000 nabili yung mag paintings niya. Alam ko yan, nabasa ko kailan lang. Before instructor yan sa UE. Kaya pag nagko-comment yan, may katwiran. Ako pa naman, natinitingnan ko kung sino yung tama at mali. Yan yung nasa baba niyang yan. Mga mamahalin po yan. Kita niyo yung mukha niya. O, nakangiti. Masaya. Next. Ito, ibang klase. Tumutunog po yan. Pwede niyong patugtugin. Ikaw lang meron yan pag nakabili ka. Pang mayaman yan. Ginto ho yan, ginto. Pwede niyo naman kulay ginto. Kaya siya lang meron yan. Wala ano iba. Masasabi mo sa design ng violin? Friendly, lovely, and parang may mga pinutol na ano, ayan, mga frame lang. Pinagkabit-kabit niya, sinasabi naman niya. Ano lang naman niya, patungan. Patungan lang. Makakadugtong, so, makakadagdag ng ano, ng ganda ng kanyang violin. Para naman bumagay dun sa ano niya. Nagpiplay ba siya ng violin? Bakit mahilig siya sa violin? Mahilig siya sa music eh. Music and art eh. Ang kanyang mga napuntahang eskwelahan eh. Ayan, kaya. Kumakanta rin niya, no? Ito, ano niya? Painting. Ay, oo. Na sculpture? Oo. Mga ano yan, kinakabit. Mga pira-piraso na pinagsasama-sama niya. Siya lang meron din yan. Ganda. And mga gawa yan ang karamihan niya. Ng iba niyang gawa. May nagliligawan. Parang pinagsamang ano, mga robot na mga cute. mga bakal din eh, no? Ang ganda. Mahilig siya sa ano, parang industrial lang itsura nung kanyang gawa. Oo, panlalaki talaga. Pero friendly. Yung colors niya, walang bold. Yun ang tama. Maganda sa ano, bahay. Peace. Okay. Ito, abstract painting naman niya. Oo, ang ganda. Music din ang dating sa tingin ko ng mga abstract niya. So, ang style niya, very modern. Tapos, ano, may mga abstract din. Tsaka parang sculptural din yung mga gawa niya. Very, ano. Malinis, ha? Walang lagpas. Next is Rafael Maniago. Ito, ang picture niya, dinadrawing kanya. Anong masasabi mo sa kanya? Kumbaga eh, para yun ang tatay ko sa ano. Hindi naman tatay, hindi naman nagkakalayo edad natin. Senior nga tayong dalawa. Siya yung kauna-unahang naging magiliw sa akin sa ano, art industry. Kaya nga, ayan ang dami niyang ginawa sa akin. Napakabait. Dumami yata fans mo dahil sa mga portrait niya sa'yo eh. Ay, hindi. Akin ka sero yan. Marunong tumingin niya ng maganda. Diba, Rafael? Ang gaganda ng mga painting niya sa'yo. Nagmukha kang artista sa'yo. At saka si Rafael, ano, humble yan. Alam niyo bang yan eh, yung bayan nila sa Pampanga. Lahat ng mga masikat na tao doon siya ang humawa para ma-display sa city hall nila. Taga saan siya? Pampanga. Pampanga. At yun niya maarte, kahit sa kalye, kahit na may katabing basura, i-display niya yung mga arts niya. Oo. Ngayon may museum siya sa ano, bahay nila, dalawang malaking bahay. Ano sasabi mo sa style niya, sa gawa niya? Walang katulad, may magnet. Yung bang... habang tinititigan, lalong gumaganda. Yung bang gawa niya eh, hindi natatakot.
Pag pininta kanya, nagmumukha kang Diyosa eh, no? O, yun man ang sabi niya eh, para daw lumabas sa parlor ang mga gawa niya. Ang gaganda ng babae. Oo. Nagmumukhang ano, oo. Kahit tong lola, oo. At saka hindi niya nakakalimutan mga pilikmata. Ang ganda ng mga kulay na ginagamit niya. Masarap sa mata. At saka yan si Rafael Maniago, ano, nakakatuwa. Habang tumatanda, lalong gumagwapo, ha? Di ba, Rafael Maniago? Painting ko, ha? Ito naman, mukhang artista. Grabe to sa ano, ganda ng katawan, form. Ang ganda ng shape. Very graceful ano lagi. Ano kaya to? Nag-ano siya? Nag-model kay Rafael? Ganda, no? Yung puti, ang linis-linis. May sabihin ka pa tungkol sa kanya? Wala na. Dahil sa sikat mo yan, hindi na nila kailangan masyadong marami salita. Ay, naku, lalo na to si Jess. Si Jessie Marinas. Introduce mo si Jessie. Hi, Jess! Siya ay sa taga-US rin. At sikat din sa ano, ibang bansa. Sabi niya, so much thing to do with a little time left. Bakit naman? May sakit ka ba? Ha? Sabi mo kamay lang masakit sa'yo. Oh, di yung kaliwang kamay ang gamitin mo. Pero hindi naman halata sa gawa mo, lalong gumaganda. Parang si Imelda Marcos yan. Nagpinta niya si Imelda Marcos. Mm-mm. Para siyang prism, mga crystals. Oo, para siyang nasa sing-sing ng brilyante. Ang diamond din, no? Oo, ang galing ng technique niya. Oo, pag nakita yan ni Imelda Marcos, bibilin sa'yo yan. At ano masasabi mo sa mga gawa niya? Hindi siya ano nakakasawa. Kumbaga mas marami siyang style eh, no? Siguro dahil para bang lahat kaya niyang gawin? Lahat eh. Nakapokus siya sa tao rin. Para bang nagawa niya na lahat? Pero sabi niya meron pa siyang gustong gawin. Ay, gumawa ka kaya ng abstract yun. Baka yun ang hinihintay mo gawin. Ayaw kay Imelda Marcos. Ay, pero hindi naman siya pure na abstract. Oo. Medyo stylized lang. Oo. Pero maganda niya. Hindi niya nakasiguro kailangan. Ay, pati yung nail, di ba? Siya gumagawa nung kukuha yan ng pako. Yun ang kanya mga instrument. Nail? Oo, nail. Ah, meron siyang mga technique. Yung laki pala niyan, ano, and Jess? Ang ganda. Ay, Marilyn Monroe. Parang kamukha ko yan, Jess. Joke only. Favorite ko kasi. Ang next naman namin papakilala sa inyo ay si Mr. Nestor Ong. Nestor Ong. Hello, Nestor Ong. Thanks sa mga pagsagot-sagot mo sa IFA, sa timeline. At dahil din sa'yo, sinusundan nila yung mga sinasabi ko. Eh, siyempre, dapat. Biglang ganun na, no? Si Nestor Ong, taga-US rin yan, nasa Cavite ngayon. Yan ang mga style nga, grabe rin sa husay. Anong masasabi mo sa style niya? Eh, tinatanong ko nga siya eh. Ewan ko, baka ginugulo niya lang isipan ko. Sabi niya, yun daw simbahan dahil idol niya si Perez. Tapos, yun daw may nakatakip na ano, dahil may nagsasaing daw at mausok. Naku, ikaw raw, mo pinagluloko ah. Hindi, palabiro talaga si Nestor. Ang masasabi ko lang dyan eh, ano, para siyang mga makabayan sobra na ayaw niya ng gulo. Gusto niya katahimikan sa painting niya, pinapakita lahat. Parang bihira lang nakakaintindi ng gawa niya. Kakaiba nga eh. Parang ano nga eh. Bagay sa itsura niya, mukhang bad boy eh. No? Oo. Inibita nga ako noon yan. Sabi niya, halika punta ka rito sa exhibit ko doon sa may ano, malapit sa Luneta. Eh, hindi ko naman siya kilala. Kilala pa. Ay, ganun ako. Hindi ako pumupunta. Lalo na pa, hindi pa kami close. Ngayon, imbitahin mo ako. Pupunta na ako. Okay. Tapos na? Ang next natin ay si Roy Abihay. Dating Baroyski Art. Ano bang Cavite niya ata ito? Cavite siya. Ayun. Hello! Roy Abihay. Ayan ka na ha.
Ikaw ay isang ano, may page sa tungkol lang sa Diyos, kaya ako konti lang yung nagko-comment sa'yo. Alam mo naman ang mga tao. Bihira lang yung nagpupunta sa mga page sa ganyan. Pero ako nagpupunta. Ang mga gawa mo, ano tayo mo, oh, may nagdarasal, may inooperahan. Talagang sa puso yung ano mo eh, yung mga subject mo. Saka maganda, detalyado. Mahilig din yata siya magturo ng mga estudyante. Oo, may mga estudyante siya. Tsaka kaya dumarating kahit anong layo. Nung nga naalala ko eh, may ano ko, pa-painting dun sa ano, Quezon City. Isa siya sa ano, nagpunta, konti lang sila. Tapos, ang maganda lang dito kay ano, kay Baroyski. Hindi mo mapipigil bibig niyan. Basta gusto niya magsalita, magsasalita siya. Basta sa tama. Okay. Yan, ganyan yan. Nakakatuwa itong painting niya. Siya yata itong nasa gitna. Yan. Bakit? Di ba siya yan? Bakit nga merong ano, pulupot ng ano, orange. Oranges. Balat ng orange. Baka may leak siya sa orange. Tapos may bata sa likod na natutulog na rin. Nagkakatuwaan pa. Mm-hmm. Masaya. Mm-hmm. May laman. Tsaka ang gusto ko sa kanya, ano, lovely at tsaka decente lahat ng mga ginagawa niya. Painting mo, ang frame mo ah, mamahalin ah. Painting pa lang mahal na. A frame pa lang mahal na. Okay na, tapos na. Ayun lahat ng lima nating mga artist. Sino gumawa nito? Si Roy. Ang gandang babae. Ganda, mahusay Roy. Congratulations. At sa tingin ko nakahanay ka na sa mga galing kaya nandito ka sa part na to. O, oh, di ba Roy? Bigay ka na ng last words. Mga kababayan, kalaw, mga ka-IFA, sundan nyo lang na sundan ako sa timeline ko. Hindi kayo magsasawang magbasa kasi lahat po yun galing sa Holy Spirit. Ang nagbabasa doon na ginagawa eh, hindi maliligaw, promise. Ako mananagot sa inyo. Amen. Amen. Okay. Sana nagustuhan ninyo yung mga pinresent naming artists at naging curious kayo at sundin nyo sila sa Facebook. Kaya maraming salamat at till next episode. Bye!